scholarship prank on my dad. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jovel B. Gonzalez, nakatira po sa San Roque, San Rafael, Bulacan. Unang-una po sa lahat, gusto ko po magpasalamat sa pagbigay po ng oportunidad upang mag-apply po dito po sa scholarship program po na ito. At nais ko pong ipakilala sa inyo ang isa sa aking inspirasyon sa aking pag-aaral, ang aking ama, si Ramon M. Gonzalez. Kaya po ako sumali po sa scholarship program po na ito at sapagkat po hindi po sapat yung kinikita po ng aking ama sa kanyang pagtatrabaho para po matustusan po ang aking pag-aaral. Kung kaya sana po ay pala rin po ako na matanggap po sa scholarship po na ito. Sa katunayan nga po niyan, sa katunayan po niyan ay umabot po po sa punto na nangangalakal na lamang po ang aking ama para po kumita po ng pera at may makain po kami sa araw-araw. At umabot na rin po na naging drug dealer po siya. Ayoko pa pala. Bubunta rin kita. Papa, huwag ka magulo. Magpapaawa nga ito. Drug dealer, huwag ko ba? O kahit kailan di ko ginawa yun, loko. Kakot pa lang natin, Paddy. Saka. Sabihin mo. Paddy, tika pa, bata ka na lang. Ito ay hindi na rin po kami nakakakain ng 3 beses sa isang araw. At ngayon po ay hindi pa rin po kami kumakain. Pati mo, huwag kayo tumawa. Tapakawa nga eh. Meron na nga rin po kapansanan ng tatay ko. Hindi na rin po siya, minsan po hindi na rin po siya nakakapagsalita, nakakasagot po. Pero po, what? Marunong po siyang magpasalamat. For a scholarship for the University of Australia, and I think that I am deserving for a scholarship because I take inspiration from my family. This is my father. His name is Junior Ocampo, and this is my grandmother, Dorothy Castaneda. And I want this scholarship so that I can help my family, and I take inspiration from them. Especially from my father, who is now mute, and he can. Muting. At kamay. Ayon lang yun. Ayon lang yun. Mute. Make mo. Makilang na lagi daw ang muting. Yes. My father who is mute and has trouble speaking. And also my grandmother. My grandmother, she's a very strong woman. She has been through a lot of challenges in life. She is a previous drug addict. Ano siya makalikaw eh? Tamisa siya na yung drug addict ko eh.
section. Hello po sir at ma'am sa mga nakakapanood po ng video na ito. Gusto ko lang po sanang sabihin na sana po isa po ako sa matanggap sa scholarship nyo at isa sa swerte na mapili po. Pinapangako ko po na gagalingan ko po ang best ko dahil ang magulang ko po ay irap na po sa pagpapaaral sa akin. Yung nanay ko po nagpapaligo lang po ng aso. Mama, paawa ka. Magpaawa ka. Ay, paligo ng aso? Magpaawa yun? Magpaawa ka. Paano ko makuha dyan? Ano, paano magpaligo ng aso? Oo, sabihin mo, oo. May sahod yun? Oo, may sahod yun. Nagpapaligo po yung mama ko ng aso. Kanoin ba yun? Yung tatay ko po, pumupulot po ng basura sa barangay, tapos yung mga napupulot niya po tigpipiso po yun, kaya yun po yung pinangkakain namin sa pang-araw-araw. Magpakawa ka mo ba? Ano ba yan? Paano ba? Sabi mo, sana po matulungan. Sana po matulungan mo. Matulungan kami. Matulungan ako. Tulungan. Ano? Ikaw pa mag-aaral? Ay, sige. Sana po matulungan ng siya na makuha ng scholarship. Tapos, Iyak. Magandang umaga po sa inyong lahat. My name is James Polioncio and of course ito ang aking nanay. So nag-a-apply po kami ng scholarship. Sana po talaga pala rin po at nakapasok po ako sa scholarship kasi alam po deserve ko po. And ito po sa mga di po nakakalam, yung trabaho po ng tatay ko, nagbabasakan lang po, nasa palayan lang po. Nangingisda. Yung nanay ko naman mga B, dito lang po sa bahay. Walang trabaho. Dito sa bahay. Oo. Sa mga hindi rin po nakakaalam, grabe rin po yung pagdaan ng nanay ko. Kaya alam po deserve ko makapasok sa scholarship. Sa mga di po nakakaalam, dati po yung nanay ko basurera. Pagkatapos, yung nanay ko dati, kasambahay dati. Pagkatapos, dati yung nanay ko nagda-drugs dati. Pero syempre ngayon, wala na rin. Kasi nga, hindi mahuli-huli ng pulis eh. Ayan, yung nanay ko natin ang drugs. And sa mga hindi rin po nakakaalam, yung nanay ko po, meron din po siyang kapansanan. May guitar ako. Oo, may kapansanan po siya. Hindi po siya nakakapagsalita. Dito ka dalawa, dito ka sa ice mo. Alam namin, deserve namin kasi yung scholarship na yun, 25,000 yun. Ayan, no, 90,000. Sana ipasok nyo rin kasi may tatlo pa siyang kapatid na pinapaaral namin. Hindi na rin namin kaya. Oo, pagkatapos na nakaalam yung nanay ko dati. Dati po siyang bold star, totoo lang po talaga. Dati lang. Diba? Dati. Kau, bakit ganyan? Ay, parang makapasok ka tayo. Huwag ka mag-attitude. Ganyan yan? Oo, ano? Dala, dito ka dala. Litong pay TV, doon na lang sa gawin niyo. Ano ba? Oh, dito na lang. Oh, hindi. Okay, kakat ko na lang. Kasama pa ba ako? Oo. Eh, ikaw ang dapat makikita. Dapat mag-aawas. Seryoso. Sasalita ko muna. Beong! Seryoso tayo ah. Okay, maingay daw ha. Gagawa kami ng drama. Shhh!
Magandang gabi po. Ako po si Christine Joyce Evangelista. Second year college na po ako sa Pinmaarol University. Kasalukuyang nag-aaral po ako ng BS in Criminology. And humingi po ako ng scholarship at sana po matanggap niyo po ako. Deserve ko po mabigyan ng scholarship dahil sobrang hirap po ng buhay namin ngayon. Wala na po kaming makain. Sa totoo lang po si nanay po, nagbebenta po siya ng bakal bote. Kahit hindi po siya nakakapagsalita. Na hindi ka nakakapagsalita, di ba? Sabihin mo sa kanila, bigyan niya ako ng scholarship. Nanay, hindi ka nakakapagsalita dapat. Kasi nga, pipi ka. Kakat ko na lang. Sumasakit lang po yung dibdib niya. Sana po talaga mabigyan niyo kami ng scholarship. Maraming salamat po in advance pagka po nakuha niyo ko. Nay, mag-thank you po. Kaya po siya naging pipe dahil po nagbebenta po siya ng illegal drugs dati. Hehehehe.